Hi guys! Welcome back to my channel. So today, isasama ko kayo magklase. Pero online lang yung klase ko today. And papakita ko lang din yung mga subjects ko for this summer semester. So pangalawang semester ko na to as an international student. So natapos na rin yung first semester. And nakakuha naman tayo ng mga magagandang grades. So hopefully this summer semester, maging maayos ulit yung ating pag-aaral mga dry. Kasi mahal yung tuition fee! So, para dun sa mga ngayon lang nakapanood ng video ko, ang tinake kong course is business marketing. So, pangalawang semester ko na to. Yung first semester namin is purely online lang siya. So, this time, bali mix siya. Meron mga in-person classes, meron online. Ito yung klase ko today. And marketing subject to, pangalawang marketing subject ko na to with this professor. So, nung last semester, super nag-enjoy ako sa klase niya. Siya yung na-mention ko dun sa last vlog ko na nag-enjoy ako sa subject niya. So, siya ulit yung professor namin for the marketing 2 subject. So, siya ulit. Kaya, plano ko next week maka-attend na ako ng in-person class kasi ngayon yung klase is flex. So, merong mga student ngayon dyan sa school and meron din mga student na online. So, sabay na nagkaklase. Ang campus ko talaga is sa Sanica International Academy. Yung na-tour ko sa inyo last time, yung mga video ko last time, sa Sanica Newnham Campus yon. Next week, tatry kong pumunta sa SIA Campus. So, itutour ko kayo doon kapag pumunta ako. And sasama ko din kayo kapag nag-attend ako ng mga in-person classes para makita nyo din yung mga classmates ko, yung professor ko, kung paano yung gumagana yung buong klase kapag in-person. For this semester, ito yung mga subjects ko. So, yung mga subjects nung nakaraan, ayan siya, natapos na. So, dito, ayan, meron tayong Accounting 1. And then, Business Communication for the Digital Workplace. And then, Marketing 2. So, yung Marketing 1, natapos ko na yan before. So, kung makikita nyo, yung professor na yan, siya pa rin yung professor ko dito sa Marketing 2. Kasi may option ka para pumili ng mga professor. So, nag-enjoy ako super sa klase niya last semester. Kaya siya pa rin yung kinuha ko for the second semester. And then, next naman is Marketing Skills and Insights. Etong professor na to, siya yung professor ko last semester sa Excel. Wait lang, anong subject? Ayun, Advanced Computer Application for Marketing. So, mostly Excel yung pinag-aaralan doon, Microsoft Excel. So, siya yung professor ko dito sa subject na to. And then, next is Organizational Behavior. And then, ito parang ano lang to, community group lang siya, ganun. So, yan lahat ng subjects ko. Actually, hindi pa included dito yung general education ko na subject, which is yung Korean language. So, hindi pa siya lumalabas dyan, pero hopefully next week nandyan na yan. Ito naman, nakalock pa siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa Thursday pa naman na class yan. Since nandito na rin naman tayo, papakita ko na rin yung mga subjects ko last semester. So, nung nakaraan, ito yung mga naging subject ko, Advanced Computer Applications for Marketing. So, halos yung pinag-aralan namin dito is yung Microsoft Word, Excel, PowerPoint. So, andyan yan. Yung mga ginagamit nga sa marketing na mga applications, tinuro sa amin dyan. And then, communication across context. So, ito yung nabanggit ko sa last video ko, COM 101. So, dalawa yan. Meron COM 100 or COM 100. Tapos, ito naman COM 101. Kumbaga, parang 3 hours a week lang to compared dun sa COM 100 na 6 hours a week siya. Tapos, ito naman, BAM 101, Introduction to Business Administration. And then, Marketing 1, pinakita ko kanina. Next is Marketing Professionalism and Careers. Dito, halos yung mga ginawa namin sa subject na to is puro groupings, tsaka ano, paggawa ng resumes, kumbaga paano maging professional sa field. And then, ito naman yung math subject ko, Mathematics of Business and Finance. So, ayan, tas community. So, ayan lahat ng naging subject ko for the last semester. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subjects yung tinake ko nung first semester. And then, for this summer semester, 2, 3, 4, 5... 5, tapos plus yung general education, 6 pa rin. Bali, 6 subjects pa rin ako this summer. Dati, kapag nagka-klase kami, ito lang yung makikita, yung mga slides or yung presentation ng professor. Pero ngayon, makikita mo na yung professor, nasa classroom na siya. And, dyan sa classroom, meron ngang mga
students ngayon na pumasok. So ako hindi pa ako nakapasok kasi hindi pa ako nakakapunta dyan sa campus na yan. Meron siya mga kasamang students dyan at the same time naka-live yung class. Kaya nakikita namin mga nasa Zoom yung buong klase. So dahil nga naging professor na namin to last sem, halos kaming mga nandito sa klase na to, lahat second time na namin na iti-take yung subject niya. Kasi nga, sobrang interactive ng ano niya, ng klase niya. So, yung icebreaker namin kanina, maraming sumagot, maraming nag-interact. Wala naman akong balak sumagot sa klase nga kasi gaya na sinabi ko, nasa inyo na lang yan. Kung gusto niyo mag-participate sa recitation or kung sumagot kayo sa mga klase online kasi hindi siya graded. So, yun nga, yung question kanina ng professor namin is kung ano ba yung best advice na na-receive mo sa buhay mo kung gusto mo ba siyang i-share sa class. So, yung mga classmates ko, nag-share sila ng mga advices na na-receive nila sa buong buhay nila. And then, kapag nagkaklase kasi ako, naka-loudspeaker lagi yung laptop kasi wala akong headset or AirPods. Si Angelo, kapag nagkaklase siya, lagi siya naka-AirPods. Pero narinig niya yung mga classmates ko kanina nung sumasagot sila. Tapos sabi sa akin ni Angelo, "Ba't di ka sumagot?" Sabi niya, "Nakikita mo ba yung mga classmates mo? Kahit nahihirapan sila na mag-construct ng sentences nila, kahit na nahihirapan sila na i-pronounce yung ibang words. Kasi nga, halos dito kami sa klase namin, hindi naman English yung first language namin. So, kahit na ganun nahihirapan sila, nagpa-participate pa rin sila, sumasagot sila. So, sabi niya sa akin, di ba? Bakit sila nagtatry? So, dapat daw itry ko din. Kahit di naman graded. So, dahil dun sa sinabi niya, napilitan ako sumagot. So, nag-raise ako ng hand sa class at sinabi ko na the best advice na na-receive ko is to ask for advice. Kasi sabi ko, I'm a very shy person and I am always hesitant to ask for help. Kasi totoo naman, sobrang mahihiyain ako. So, ayun sabi ko, yung nag-advise sa akin noon before, ang sabi niya, do not wait na you are already drowning before you ask for help. So, let others know and ask for advice. Yun lang, yun yung binigay kong advice. So, anyways, for today, isa lang yung klase ko, which is nga yung marketing 2. And yung class na yon is 3 hours and 25 minutes. So, medyo matagal-tagal yung subject na yon, lalo na kung imaginin mo kung in-person class yun, so mahaba-habang oras. Pero since very interactive nga yung class na to and may enjoy mo talaga yung klase niya eh, hindi ko alam. Pero favorite professor ko talaga to. And excited na akong pumasok in person next week kasi every Tuesday lang yung class ko dito. Dahil tumatama pareho yung class namin ni Angelo sa lunchtime kasi nga sabay kami nagla-lunch, so sabay kaming nagkaklase. So, may laptop siya, laptop ko. Then, nagla-lunch kami. Pero ngayon, umalis na siya kasi nag-in-person class siya. Meron siya in-person class today. So, dahil today yung first day ng class namin dito sa subject na to, nagkaroon muna siya ng review. So, yung mga pinapakita niya ngayon na slides is galing dun sa Marketing 1 na subjects namin. So, makikinig muna ako dito sa review na to and babalikan ko kayo later. So, dito sa marketing subject na to, doon sa last semester, yung grade ko is A. So, hopefully, this summer semester, maka-A+ tayo. Good luck. So, magluluto ako ng nilaga today. Pero naubusan na kami ng bigas. Kaya nagpa-deliver ako sa Uber Eats ng bigas. Kunin natin. So, ito yung bigas namin today. Usually, yung binibili namin is yung jasmine rice. 8 kilo din to. Pero, yung binibili namin, nakasako din siya. Tapos, jasmine rice siya. Pero, wala akong mahanap na ganun ngayon. Hindi ko alam, pero walang stock sa in-orderan ko. Tsaka din sa store na pinupuntahan namin. Kaya, ito muna yung bigas namin today. So, meron din kaming orange, apple, tsaka pineapple. Kasi, kakagaling nga lang namin sa sakit. So, ayan, kailangan namin yung mga fruits. And, magluluto ako ngayon ng nilaga. Meron akong natirang mais dito. So, hihahalo ko to sa nilaga. And then, dinadefrost ko lang saglit yung pork. So, ito, yung bigas na to is parang $11 ata. Pero yung binibili namin na nakasako, tag, ano yun, $16. Pero, dahil wala nga available,
Ito muna, pansamantala. Hi guys! Welcome to my cooking show. Bakit nga ba nilaga ang lulutuin ko? Kasi, pagsasama-samain ko lang sa lalagyan niyan. At, ang ending, meron na tayo agad ulam. So, yun yung pinakamadaling lutuin. Kasi, anong oras na, magpa-5 na. And, ang kinain pa lang namin kanina ay corned beef. Kasi nga, nagka-klase kami, so wala kaming time magluto. So, ako yung magluluto ng ulam, tapos si Angela yung magsasaing. Pagdating niya mamaya, dala niya na yung pagkain or yung kanin. So, yeah, ito na yung lulutuin ko today. Kapag mga kalagitnaan na ng buwan, ganun, or mga last week na, mga recycle na lang yung mga ingredients ng pagkain namin. Kasi, kahit nandito na kami, lagi namin nahanap pa rin talaga mga Filipino food. So, nangawit ako, kaya upo na tayo. Recently, meron akong na-discover na mga nagla-live selling na Pinoy dito. Ang dami pala mga nagla-live selling ng damit na Pinoy dito, Filipino. So, meron na akong pagbibilan ng mga damit ko dito. Kasi simula nung dumating ako dito, di pa ako nakapag-shopping talaga ng damit. Kasi namamahalan pa talaga ako. Hindi ko maiwasan din mag-convert. Kasi dati, nagtitinda din kami ng damit. So, alam ko yung mga presyo ng mga ganyan, yung mga galing sa Taytay, mga binibenta sa Shopee. So, nangihinayang talaga ako yung pagpupunta ako dyan sa may Woodside Mall, dyan banda. Yung mga nagtitinda doon, mga Chinese na parang yung mga tinda din nila, parang mga galing din sa Shopee. So, pag nakikita ko yung presyo, $40, $50, nangihinayang akong bilhin. So, dahil doon sa mga na-discover ko na Filipino ng mga nagla-live selling, makakabili na ako. Kasi yung mga tinitinda din nila, mga galing din sa Philippines, tapos, or galing sa Bangkok. Tapos yung mga price range nila, pag sa mga t-shirts, below $20, tapos mga coordinates na mga damit, umaabot lang ng $30. So, medyo, parang pwede na yung presyo. Excited na ako bumili ng mga damit. Actually, balak ko nga rin yun. Sinabi ko sa mama ko kung pwede ibili niya ako ng mga damit sa Taytay. Tapos, padala niya na lang sa akin kasi pinatanong ko kung magkano yung shipping fee. Pero, hindi natuloy kasi tinamad ako. Kasi nang hinayang ulit ako. So, ayun. Maghahanap-hanap na lang ako ng mga Pinoy na nagtitinda dito para di rin masyadong hassle. I-deliver na lang sa'yo, diba? I'm so excited! So, tatakpan lang natin. So, tapos na yung klase ko. Papakita ko lang yung sinasabi ko sa inyo sa last video ko. So, ayan, kung makikita nyo, parang malabo naman talaga na bumagsak ka sa mga subjects kasi nakaready na agad yung gagawin mo para sa week na to. So, wala kang reason para hindi gawin yung mga assignments at saka yung mga submissions na kailangan mong gawin. So, ayan, week 1. So, sa buong week na to, nandyan lang lahat ng pag-aaralan nyo and yung assignment nyo ay nakalagay na rin dyan. So, pwede mo siyang gawin advance at hindi mo kailangan maghabol sa deadline. Ito pang isa, ayan, yung EAC 594. Pag pinindot yung weekly folders, nandyan na yung gagawin for May 9 to 13. So, nakaready na lahat yan. Kaya hindi mo kailangan ma-stress at kailangan mo lang talaga ng time management. So, ito na yung ulam. Kain na, guys. So, kakain na ako, guys. And dito na mag-i-end yung vlog for today. So, thank you so much for watching. Bye!